Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Okay, welcome sa ating programa sa 101 with Chris Angie. Kamusta po mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mapasamayani, Gatos ni Rizal. Okay, kamusta po mga kalalawigan? Ayun, dito na naman inyong lingkod si Chris Angie. Kamusta po? Ngayong mga panahon na ito, syempre katatapos lang po ng enrollment at kinakamusta po natin yung mga paaralan dito sa atin sa Calabarzon area. At una ko nga pong aking binigyan ng pagkakataong makakamustahan ay ang ating multi-awarded City College President, yung Calamba City College President, si Doc Nonoy Gonzales, ang ating kaibigan, at nakipagkwentuhan lang sa kanya kamusta ang Calamba City College under his administration, ano, sa kanya pangunguna, at kamusta ang mga magiging development at ano pa ang mga pangarap niya para dito sa ating mga kabataang kalambenyo na nag-aaral sa Calamba City College. Panoorin po natin ang aking via Zoom interview. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre, kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Ah, happy ka! Oo, ha? Sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Ay, sabi ko sa'yo, Delo, hindi kayo mahirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! Oh, matatagpuan dito sa Mindoro, Marinduque, Davao, at Manila! Oh, mga kapuso, papano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, oh, let's go. Road trip na! Yes! Aan. Sugod! Ano, bibili mo na to? Oo naman, kaibigan. Kaibigan? Kaibigan. Friend! Oh. Kasi nalaman ko, sa Motor Central, tinatrato nilang kaibigan lahat ng customers nila. Wow, ah. Sa Motor Central, may alagang kaibigan. Meaning, mapagkakatiwalaan, maingat at maaasahan pagdating sa pagkukumpuni ng motor. Asikasong kaibigan o yung buong atensyon ay binibigay pagdating sa mga impormasyon about motors. Legit ito, kaibigan. Makakasiguro kang urig at matibay ang pyesa ng Motor Central. Payong kaibigan, mabilis at maluwag ang credit terms na ibibigay nila. At style mo to, kaibigan. O bawat motor ay may kanya-kanyang dating na bumabagay sa forma ng customer. Ah, gets ko na!
Kaya ang word for the day is kaibigan. Brought to you by Motor Central. Radelo, gusto mo magpagalingan tayo eh. Oo! Yun lang? Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake. Mm-hmm. Meron tong hydraulic tandem brake. Mm-hmm. Saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Oh. Ha? Ikaw naman, yun lang ba mayayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Hindi man tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga. Ba't nandito to? Kaya ako nakabili na ito eh. Anong ginagawa niyo dito? Pasensya na po. Paano ba? Opo, makita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Oo, ayan na. Sakay ka kasi na sakay. Okay, welcome sa ating programa dito pa rin sa 1&1 sa MyTV6 sa lahat po ng cable TV natin sa buong Calabarzon area. Napapanood po tayo at mapalad ako. Appealing ko po ngayong araw na to ang ipinagmamalaki ko pong aming presidente ng Calamba City College. Ito ang tawag ko dito, multi-awarded college president. Nandaming agad na dalang programa pagkilala sa City College of Calamba. Not only for City College of Calamba, para sa aming mga taga-Calamba, mga Calambenyo, our 2023rd Most Distinguished Unified International Member and Filipino Educator. At ito ay tumanggap din ng Best Presenter Award. Dito ginanap ko sa Kuala Lumpur, Malaysia. Welcome, Dr. Ronald Gonzalez. Welcome po sa ating programa. Kamusta po kayo? Hi, Sir Chris. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa invitation. Pag Sir Chris talaga ang nag-invite, hindi pwedeng tanggihan yan. Thank you very much for having me in your show. Kamusta po ang Calamba City College ngayon? Kwentuhan tayo, ano na yung mga programa, progreso, mga ginagawa natin at iba pang plano natin. Yeah. Salamat po. It's in a good state po ang ating City College of Calamba. As of this time po, tayo po ay nasa proseso ng enrollment para sa paparating na semester. We're expecting about 5,000 students to enroll dito po sa ating City College of Calamba mula sa iba't ibang programs. Kung mamarapatin niyo po, i-allow niyo po akong i-mention yung mga programs natin para sa mga nanonood. Yung ating pong BS IT, yung mga programs natin, BS IT, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Accounting Information System, Secondary Education, Majors in Filipino, English, Math, Science, and Social Studies, Elementary Education. May bago tayo na Early Childhood Education na very rare sa mga eskwelahan na nag-offer nito. In demand dito sa Pilipinas at abroad. We also have the newly opened program po last year. We are on our second year na, ang BS Psychology. Bukod doon, may mga executive programs pa po tayo na in-offer po mula po last year. And kung matatandaan po ng ating mga nanonood at taga-subaybay, kakatapos lang po natin ng ating pong 14th commencement exercises po dito sa City College, kung saan no less than the Senator Mark Villar ang ating pong guest speaker. Ginanap po yan dito sa auditorium po ng Colegio de San Juan de Letran. And then next week, bilang paghahanda sa amin pong pagbubukas ng bagong taong panuruan, may isang linggo po kaming faculty development program. Nakakasana po yan. We have invited speakers po from Manila, particularly po from Philippine Normal University, to help our teachers prepare sa paggawa ng mga learning resources, materials. Yes, itong faculty development program, parang enhancement sa mga teachers kasi. Yes po. Alam mo, dalawang taong hindi nakagalaw ng ayos din yung mga teachers, medyo refresher ba to? Yan naman po ay mula po tayong kumpo ay ginawa po natin itong regular. Every term, prelim, midterm, finals, ginagawa po. Isa-isang taon,
tatlo hanggang apat na beses tayo nagkakaroon ng faculty development program. Pero tama kayo, ito ay naglalayo na mapunuan yung mga kakulangan sa paghahanda ng teachers, lalo na bunsod po ito nung vacuum, no, nung ating pandemic na talagang nahinto sila, nag-stop pagdating sa kanilang professional development. So ito po ay initiative po ng City College of Calamba na i-provide sa kanila on top of their individual professional development. Nagbibigay po tayo ng institutional professional development sa kanila para mas mapaigting yung kanilang pagtuturo. It's a good way para lalo alam yung confidence nila, lalong tumaas pa. At ako naman, pag sinabing mga professor ng City College, wala, talagang sabi ko, yun yung mga examination niya for test na pag nakikita ko, wow, 100% passer na naman ng mga taga City College. Nakakatuwa. Kasi nagbubuo ngayon mga ginagawa niyong programa, Sir Noy. Opo, opo. Salamat na lang, siyempre, at kayo sinusuportahan po ng ating pamahalaan po lungsod. So, muna po ni Mayor Ross. At siyempre, ang ating mga partner agencies katulad ninyo, sa inyong pagtitiwala, maraming salamat. Sir, nabanggit sa SOCA ni State of the City address ni Mayor Ross na yun pong ating City College may for expansion. Yung dati nating RTC Hall ba yun? Gagawin na rin itong City College. Pakikwento yes ka, po. Sir. Yes po, Sir Chris. Actually, patapos na. Nilalayo natin na magamit ngayong first semester po itong ating Regional Trial Court Building, RTC. Dito lang po ito sa likod ng City College po. Patapos na po ito, yung construction, rehabilitation. Patapos na. And we hope po na ma-inaugurate natin yung building na yan. If not po, actually, first week of September, pero within the month of September, ay pilitin po natin ma-bless at ma-inaugurate po yan. Kasi kasama na po yan sa plano na gagamitin namin. Additional classrooms po ito, na-convert po natin yan into 18 classrooms. Dagdag classrooms po yan sa City College of Calamba. And yan po ay tatawagin natin Rizal Building of City College of Calamba. From the former Regional Trial Court Building, kasi umibat na po sila sa City Hall Complex, ito po ay magiging Rizal Building of City College of Calamba. Wow, talaga extended na. Ano ang mangyayari, Sir Noy? Kasi may binabanggit din si Mayor na gusto ko na mas malaki pa yung ating City College of Calamba. Gusto kong ilipat ito sa regional center. Yes, in your vision, ano nakikita mo dito? Ano ang magiging plano galawan natin with the help of this administration? Kami po ay excited po dyan kasi mula naman po last year pa, binanggit na yan yung napipintong paglilipat po ng campus namin. Kasi, Sir Grace, talagang growing ang population ng City College of Calamba. Kung may dahilan lang para hindi tayo makatanggap ng maraming estudyante, yan yung facilities, yan yung ating building. And thankfully, itong paglilipat ng campus natin mula dito sa bayan, papunta dito sa regional center, RGC, dyan sa Barangay Mapagong, malapit sa expressway, talaga makapag-accommodate ng maraming estudyante kasi yung building itself malaki na and may mga provisions pa na pwedeng pagtayuan ng extra. Ngayon po, pero may mga inaasikaso po po dyan para sa aming paglilipat. Pero ito pong, in the meantime, ito pong dating building ng City College dito sa populasyon, pati po itong pinarehabilitate namin na Regional Trial Court Building, ay amin pong imamaximize para magamit po. Imagine ngayong taon na ito, 2023-2024, about 5,000 students na po kami. Pinagkakasya po talaga namin yung aming mga estudyante sa konting classrooms lang talaga, Sir Chris. Kung napansin mo naman, nakapasok ko na dito sa City College building. Talagang it's not designed for classrooms talaga. Talagang pinarehabilitate lang natin para magkaroon ng mga classrooms. But the classroom size, they're not ideal talaga for classroom purposes. Pero ito pong pinagawa natin na JMC building dun sa likod, sa malapit sa dating fire, tapos ito pong regional trial court building, pinarehabilitate natin, pinagawa natin classrooms, ideal na rin kahit pa paano yung mga classrooms kasi malalaki na siya. In the meantime, na nag-aantay tayo, kami po natutuwa kasi may dagdag classrooms eh, magamit po namin yan. Pero syempre, long-term plan, no, makalipat kami sa mas maganda, mas malaki,
conducive talaga na learning environment. Yun po yung paglilipat namin sa Barangay Mapagong, yung regional center po na sinasabi. Naiisip ko yun, napapangarap ko, wow, mas magiging magandang development ang mga estudyante natin, mas malawak ang magiging galawan nila. With the help of Dr. Yes. Noy, alam ko marami kang gustong gawin sa mga estudyante, additional development, academic, alam ko yan, gusto-gusto mo yan. Marami kang gustong gawin for new innovation for mga youth atin sa Luzon. At saka more programs, Sir Grace, more programs kasi talaga ang gusto natin. Pero iniisip ko diyan kasi binabanggit din noong una na ito kasing old city old municipal hall, eh wala naman tayong museum for Kalamba. Tingin ko isang magandang i-convert ulit yan na museum or magkaroon din tayo ng conversion ng maayos na wag naman natin kalimutan yung library. Alam mo, library boy ako eh. Sana kaka mabigyan din ng attention yung ating library. Kasi yun na lang parang hindi ko nakikita sa Kalamba. Although meron tayong isang library, yung ating hawak ng Knights of Rizal na library dito sa tapat ng Barangay 3, ang nakikita ko isang magandang library na andun din. Maandun din yung mga additional information about Kalambeños, ano yung mga natatanging mga taga-Kalamba. So I hope, siguro pag ganun. Sir Noy, yung pong nursing, mga medical courses natin, may plano na po ba ang City College of Kalamba? Kasi siyempre, nandiyan na, nakaplano na magbubukas sa mga additional hospital, public hospital. Siyempre, ang magiging demanda niyan, mga nurses natin, mga doctors natin, mga medical, medical line na mga trabaho. May plano ba si Dr. Noy dito para sa in the future ay ito na yung kami na magsusupply ng mga tao diyan, Mayo? Opo, salamat na mention niyo yan. Kasama po yan sa ating long-term plan. In fact, nandun po yan sa ating charter ng City College of Kalamba ang mag-offer po ng mga allied health courses. Na-mention ko na rin yan kay Mayor at sa board meetings namin. Inaantay lang po talaga natin na talagang maging fully operational yung ating pong hospital dito sa Kalamba, yung City Hospital, para mas maging madali po sa City College of Kalamba ang mag-open ng mga programa na may kinalaman po sa medical. Katulad po ng nursing, yung tawag dito, yung radiology, something. Lahat po yan ay dapat masiguro na meron na talagang pupuntahan ang mga ating estudyante para sa kanilang tawag dito RLE related learning experience, no, at saka yung parang OJT RLE immersion, yung laboratory experience. Mahirap po kasi na tayo ay makipag-tie up sa mga existing po na hospitals na private, kasi meron na pong mga private colleges and universities sa Kalamba at sa iba pang mga lugar na nag-put up ng mga medical programs, pero wala naman po silang sariling hospital. So, gusto po natin na magiging madali ang ating pong pakikipag-partner, pag-ugnayan sa mga pupuntahan ng ating mga estudyante para sa kanilang on-the-job training or kanilang practicum, no? Importante po yan. But I'd like to inform you and the public po that we intend to have those programs po. Kasama po yan sa ating mga plano. Yay! Bigla po lang pa yay. Siyempre, talagang sabi ko, sayang naman kasi kung sa iba pa manggagaling ang mga nurses natin, ang gagaling ng mga taga-Kalamba. At remember, ang unang-unang doktor na kilalang kilala ay galing, yes, sa lungsod ng Kalamba, si Dr. Jose Rizal. Ano na lang ang sasabihin sa atin? Oy, paano, Noy? Magawa ka ng ganito. Kung hindi, lagot ka sa akin. So yun, syempre, sariling atin yung unang doktor, si Dr. Jose Rizal. Kaya sinusundan po natin yung footsteps. Dr. Ray, yung ating pong mga, ito, gusto ko lang ma-kwento sa inyo, yung mga pinag-uusapan on the ground. Si Mayor Rizal daw ay yung mga empleyado ng munisipyo, binigyan ng pagkakataon, yung mga job orders, yung mga empleyado na hindi nakatapos or may kakulangan sa kanilang educational experience or kulang sa kanilang educational
background, may ginawa daw kayong programa, Dr. Noy, pakikwento mo nga. Yes po, meron po tayong tinatawag dito na executive program para sa tertiary education po ng ating pong mga kawani ng ating city government. Actually, hindi lang po mga taga city government, in-accommodate po natin yung mga nasa DepEd at ilang okay. mga barangay, welcome po sila dito sa programa na to. Sila po yung mga matagal na napahinto sa pag-aaral, lalo yung nag-college tas napahinto. Sila din yung mga hindi nag-college at all. Matagal na ang kanilang binilang na taon, ang kanilang pagkakahinto. Ngayon po, with the executive program, binigyan po natin sila ng pagkakataong makapagbalik o makatuntong sa kolehiyo. Hindi po ito katulad ng regular stream o yung regular class schedule po ng ating mga college students, pero sila po ay sumusunod pa rin sa curricular program na aprobado po ng DepEd sa atin. Ginawa lang po natin siya ng separate na programming, kumbaga, sa schedule, pati sa delivery po ng instruction. Na manageable po sa kanila pagdating naman sa kanilang pagtatrabaho. Kasi, say for example, 8 to 5 ang kanilang trabaho. Yung kanilang executive program will begin after office hours. Ano naging response ng mga kawani, ng mga empleyadong to, ng mga taong gobyernong to? Dr. Noy, hindi ba nakakaya? May edad na ako, mag-aaral pa ulit ako. Ano naging wala response pong, nila? Natuwa po sila kasi una, oportunidad yan eh, oportunidad. Pangalawa, oportunidad na makapag-aaral ulit. Pangalawa, nung malaman nila, kasi sa executive program, pare-pareho sila ng kaso dito eh. Pare-pareho sila ng nature. Sila yung mga hindi nakatapos, may edad na, may mga naging sagabal para makapag-college. So, wala po ditong regular, kumbaga, na estudyante. Pare-pares po sila ng background. At pare-pares po silang mga working. Kaya yung consideration talaga, walang, ito lamang kahindi. Kasi, isa po silang sitwasyon eh. So, natuwa sila. In fact, Sir Chris, yung unang batch ay nakatapos na ng isang semester. Mag-enroll na sila okay. ngayon ng panibat nung ikalawang semester. And mag-open ulit kami ng para sa bagong batch ng students. Kasi nakikita ko yung mga posting nila sabi. Pagkatapos ko naman mag-work, ito naman, mag-aaral naman kami, magpapasa kami ng ganito, ready for second semester. Nababasa ko yung mga posting nila, ready for second semester. Sana makapasa ako this semester, magpa-finals na kami. Parang, talagang dibdiban ba? Dibdiban. At doon ko kayo gustong i-congratulate na for how many years, how many administration na nakadaan or ano, wala nakagawa ng ganong programa na alam mo yun, tulungan muna natin nasa loob ng bahay. Charity begins at home. At yes, gusto kong yung programang yun na ito muna, kayo muna mga empleyado, gusto nyo palang, kaya pala hindi kayo ma-regular kasi wala kayong eligibility. Wala kayong diploma, college diploma. So yun ang unang ginawa. At natuwa ako doon, nagkaroon kayo ng pagkakasundo ng chief executive na sige, pwede pala to. Sino nag-advise niyan, Dr. Nonoy, kay Mayor? Ikaw ba? Or siya nakaisip nito? Paano nangyari itong bagay na to? Ipinasa ko po ito kay Mayor noong unang mag-assume po ako ng office. Actually, Sir Chris, nung vice president pa lang po ako ng City College, isa na yan sa mga naka-on deck na programa ko talaga. Panahon pa po yun ni Ma'am Aliu Aldea and Dr. C.P. Sese bilang vice president for academics. Inisip ko na po yung programa na yan, na-consult ko na yan sa Association of Local Colleges and Universities. Nakapag-benchmark na ako sa ibang mga schools na may mga tawag dito ay informal programs para sa kanilang mga empleyado ng eskwelahan. Nung time ko po na nag-assume ako, nilawakan ko na yung scope, inopen ko talaga sa buong city government plus yung mga attached po na agencies, partner agencies natin, DepEd, DILG, lahat po yun. At isang magandang bagay pa dito, Sir Chris, libre po ito. Wala po tayong sinisingil sa kanila. Kahit kung sila ay mga working employees na ng city government, nire-recognize natin na ito ay pangangailangang edukasyon din nila bilang mga employees. Binigay natin ito ng libre sa kanila. At natuwa nga nung nag-awarding kami ng subsidy para sa internet, kasama sila nabigyan itong ating mga estudyante sa executive program. So, doble-doble pa salamat nila eh. Nakapag-aral na ulit,
nabibigyan pa rin sila ng karagdagang assistance, kumbaga, sa kanilang pag-aaral. It's a big opportunity for them, ha, Doc, na yes po, na hindi mo lang basta babaguhin yung buhay nila, babaguhin niyo pa yung estado ng kanilang pamumuhay, di ba? Kasi kapag natapos nila yan, yung opportunity nila na magkaroon ng permanent position, ma-ranking sila ng ayos sa gobyerno, ay malaking bagay para sa kanila yan. At pinakamalaking bagay dyan, pinagpapasalamat nila, pinabigyan sila ng pagkakataong makapag-aral. Yung City, okay, yung Calamba City College, Doc, ito ba ay, pag-usapan na natin yung walang bayad, walang kahit anong binabayaran, wala ba itong sistema na may additional miscellaneous tayo, may kaunting gantong gastos, Doc, sa mga regular na estudyante natin? Wala po talaga totally binabayaran, Sir Chris. Kasi tayo po ay beneficiary na po tayo ng GED, Commission on Higher Education, dito po sa Free Higher Education. Ito yung Unifast Law na lahat po ng mga nag-aaral sa pa-publikong colleges and universities, basta nag-qualify sa GED, ay subsidized na po ni GED. Lahat ng ating mga estudyante po ay walang binabayaran kahit na ano, miscellaneous fees, tuition fees, wala po. Sinagot na rin po ng city government yung iba pang mga incidental expenses nila, katulad ng sa graduation, etc. So talagang wala silang binabayaran. Napaka, should I say, privileged ng mga estudyante sa Calamba. Kasi yung mga bagay na dapat sa pinasanan nila, ng kanilang pamilya, kahit pa paano nasasagot na ng pamahalaang lungsod ng Calamba. And nabanggit ni Mayor, pagdating ng araw, plano na rin natin yan, pati uniforms. Pati uniforms ng ating mga estudyante ay papasokin na rin natin na masubsidize natin sa mga estudyante. So ang gagawin na lang talaga ng mga estudyante is pumasok, mag-aral ng mabuti at magtapos sa City College of Calamba. Yun na lang yung return of investment eh. Makatapos sila at makapagbigay din sila ng magandang buhay sa kanilang mga pamilya. Yun po yun. Actually, Sir Chris, nung graduation namin, nakasentro yung tema namin dun sa ang bawat graduate talaga ng City College. City College of Calamba, patuloy na nagbibigay saysay at kulay sa buhay ng bawat pamilyang Calambenyo. Yun ang mandato namin eh. Ito na ngayon ang social role namin sa Calamba, ang City College. Talagang through education, makapagdala po ng improvement, progress sa buhay ng bawat pamilyang Calambenyo. Kalama, pag nakikita ko yung graduation nyo, nakikita ko yung support ni City Mayor sa inyo na, wow, ito na. Ito yung hinahanap ni Dr. Jose Rizal na talagang tulong sa ating mga kabataan. Nakita mo naman, Doc, ang ganda ng response to sa pagginagawa ni Mayor do sa mga public hospital, public schools natin, ano? Yung ating mga estudyante, libre ang bag, may supply po ng yes, may notebook, may kompleto, at damit, meron pa. Siguro, kung may kulang man dyan sa mga susunod na panahon, ito'y first year pa lang niya. Pero ramdam mo na ang reforma at pagbabago sa atin na sa Doc. Yung teachers natin, kamusta naman? Sapat ba yung bilang ng teachers natin? Sa dami ng estudyante ngayon? Parang nadoble kayo ngayon eh, di ba Doc? From yes, previous po, parang 1,500 lang o 2,000 estudyante. Pero ngayon, parang ang maximize niya, namamaximize, parang 5,000 students. Tama? Yes po. Dumoble po talaga tayo. Nag-increase tayo ng enrollment eh. Nung pag-assume po ni Mayor last year, dati mula 400 to 500, ginawa nating 1,500 nung dumating si Mayor. 300% yung increase natin. Ngayon pong taon na to, 2,000 yung ating kinuha. So dumadagdag yung estudyante, nangangahulugan lang yun ng pagdagdag din ng bilang ng teachers. Ngayon pong parating na first semester, mayroon tayong mga pinoproseso ng mga teachers na dagdag sa ating pong existing number po ng ating faculty kasi mas maraming estudyante, mas maraming teachers ang kailangan. Kaya ang daming gustong pumasok sa City College of Calamba. Okay, papasok, no? Pag-aaral ako sa City College of Calamba kasi nakikita mo yung ano yung bunga ng pagsisikap na natuloy lang ng management ng mga teachers diyan. Syempre, it reflects eh, di ba, Doc? Sa presidente, from the president, from the teachers, reflect
nagre-reflect ka sa mga estudyante. Kaya pag nakikita ko 100 passer na naman itong mga ito, kaya ano pa bang iba ang gagaling? Accounting, yung accountancy, pinag-uusapan. Sabi, o pag nag-graduate ka na sa City College of Calamba, pagdating sa accountancy, aba, eh, ang ganda ng ranking nila. Not only in Calamba, ha, pinag-uusapan, not only in Laguna, pag may mga nakakausap ako sa iba't ibang university, hindi tayo nagpapahuli. What I mean, hindi tayo naiiwan. Yes. Na, yes. Hindi ginawa ang Calamba City College for political arm na, oh, estudyante ko kayo, scholar ko kayo, dapat may balik ako. Hindi eh. Yung heart ng mga estudyante, yung galing at husay ng mga estudyante, talagang inilalabas nyo, Dok Noy. Totoo yun, Sir Chris. Totoo yun. Nadagdag ko lang kanina, nabanggit mo yung sa accountancy program. Kakatapos lang po namin last week nung qualifying exam sa mga magpapatuloy sa accountancy, na lumabas na ang resulta, para masiguro natin na yung magtatapos ng accountancy, eventually magtitake ng CPA board, ay talagang equipped. No, yung ibang mga estudyante po na hindi pinalad sa qualifying exam, pupunta sila ngayon sa ibang programa kung saan sila mas okay academically, naayos po yan sa tulong po ng dekana ng ating accountancy, si Mrs. Ellen Almoro, na iayos na po natin lahat yan. So we expect po na ang kalidad ng ating mga estudyante sa accountancy na magtitake ng board exam after they graduate ay kalidad. May kalidad po talaga. May 3 puntos na lang, Doc. Alam mo, masyado ka rin busy at napahaba-haba na rin ng interview ko. 3 bagay na lang. Ano ang gusto mong sabihin kapag halimbawa nakaharap mo si Dr. Serizan? Sasabihin ko sa kanya, totoo ang lagi mong, yung tinuran mo, totoo yon at ako naniniwala at binibigyan namin ng saysay at buhay ang winika mo na talagang nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. At itong pamahalaan na ito, itong City College na ito, ay tumatalima talaga sa gusto mong ipakahulugan that we put value, we put high regard pagdating sa education as greatest equalizer talaga ng buhay at ng buhay dito sa komunidad natin para masabing may pag-unlad kapag may education. Ang City College of Calamba, mandato po namin na isa buhay yan, yung sinasabi ni, sino pa ba ang magbibigay buhay sa sinabi niya kundi tayo din na nandito. At maging modelo po tayo sa pagbibigay ng halaga sa kanyang sinabi. At nararanasan po natin yan eh, nakikita natin, sa mga pamilya po ng aming napag-graduate na, kitang-kita yung pagbabago sa buhay nila. Mula sa walang trabaho, nagkatrabaho. Mula sa hirap sa kanilang pamumuhay, medyo umalwan ang kanilang pamumuhay because may graduate from City College of Calamba. And I think, ito po, kung nabubuhay si Rizal, sinasabi na salamat sa wakas, merong bibigay ng katunayan, katibayan sa sinasabi ko. Education is an equalizer. And hope ng ating bansa, ng ating komunidad ay nasa mga susunod na henerasyon, nasa ating kabataan. Kaya kami, dito sa City College, nagpapasalamat talaga kami ng lubos-lubos. Kasi kung hindi naman po kami suportado ng ating pong pamahalaang lungsod, ng ating mga nangunguna sa ating bayan, sa ating lungsod, at lahat ng aming mga stakeholders, siguro mahihirapan din po kami. But gusto ko rin pasalamatan ang aming mga teachers, ang aming mga staff, dahil talagang kahit na merong mga kakulangan, hindi man naiwasan yan, nandun po pa rin po yung commitment, dedikasyon, at kagustuhan na makapaghatid ng dekalidad na serbisyo pagdating sa edukasyon. So, thank you sa lahat-lahat ng aming pong mga kasama dito sa City College, sa City Government, sa lahat po ng mga sumusuporta. Maraming salamat. Okay. Sabi ko kay Dr. Ceres na lang. Dok Noy, ano ang gusto mo sabihin kay Mayor Ross Rizal? Si Mayor Rizal, si Boss Ross, talagang siya yung driver eh. Siya yung driver, siya yung compass. Masarap magtrabaho, masarap sumabay sa kanyang vision kasi alam kung saan papunta. As a driver of change, as a driver of reform, transformation, kami sa City College ay nakasuporta sa kung anong gusto niyang gawin, iniaakma at ina-anchor namin yung aming mga programa sa kung anong gusto niyang mangyari na sa dulot-dulo naman, ito ay para sa ikabubuti ng bawat kalambenyo. Kami naman, ang focus namin is education eh. Kung paano maihatid yun sa kanila through education, pinapangako namin kay Mayor. No? Kami ay patuloy mag-iisip ng mga programa, inisyatiba na ikauulad po pagdating sa education ng aming mga estudyante,
ng mga youth ng Kalamba. Siyempre, sana tuloy-tuloy. 100% if not 200% ang kansuporta ng pamahalang panglungsod para magawa po namin ng masod ko pa ang aming pong mga mandato dito sa City Council. Makikisa kaya ko ha, Dok Noy? Ha? Yes po! Makikisa kaya ko. Kasi magaling ang driver natin eh. Yes po, yes. Ako din eh, magbo-volunteer na rin akong passenger. Okay, last na to, Dok Noy. Ano ang gusto mong mensahe sa Kalamba City College family natin, mga estudyante, mga teachers, nasa iyo pagkakataon? Apa, sa akin po mga kasama dito sa City College of Kalamba, of course, unang-una pasasalamat kasi mula po nang ako ay maupo, mahigit isang taon na din, talagang nagsama-sama po kami para gawin kung ano ang aming pong tinatahak na direksyon papunta doon sa gustong mangyari po ng pamahalaan at saka ng City College bilang of course tagapagbigay po ng quality education sa aming mga kabataan, sa aming mga estudyante. Tayo po hanggang dulo ay magsasama-sama. Ang pagiging teacher at ang pagsisilbi po sa isang educational institution is more of service. Alam naman po natin 'yan, pero binavalue natin ang kanilang kontribusyon at pinagmamalaki natin na sa City College of Kalamba mas nauna po ang pusong pangserbisyo, no, para sa paghatid po ng reforma pagdating po sa education. So we promise, in return we promise na magbibigay po tayo ng mga programa din para sa ating pong mga teaching and non-teaching personnel para sa tuloy-tuloy nilang pag-unlad, personal and professional growth and development. Sa aming pong mga estudyante, makakaasa kayo na ang City College of Kalamba ay patuloy na magbibigay ng opportunity, magtutulay ng inyong pangarap tungo sa katuparan nito, no? So, yung mga nandito na sa City College of Kalamba, nakakaaninag kayo ng pag-asa. Hanggang kayo makatapos, hanggang kayo makapagtrabaho na dyan ng City College of Kalamba. Actually, no, nag-enroll, no, makatapos, hanggang paghahanap ng trabaho, hanggang ngayon, nag-tracer study kami, sino yung mga nakatapos na para ma-keep track namin kung sino-sino na yung mga umasenso sa buhay, nandyan lagi ang City College of Kalamba. So, through thick and thin, no, City College of Kalamba, magkakasama tayo mula sa simula hanggang dun sa dulo, hanggang maabot natin ang vision natin for City College of Kalamba. Thank you, Dok Noy. At ako na magsasalita in behalf of Kalambenos. Thank you for your heart. Alam mo, Dok Noy, ramdam namin yung pagmamahal mo sa mga, hindi lang sa mga estudyante, hindi lang sa Kalambenos, yung purpose mo kung ba't kinaan dyan. Ramdam namin yung pagkalingan totoo na ito na yung pagkakataon natin, nagkaroon na tayo ng isang maayos na namumuno at iparamdam natin ang larangan ng edukasyon sa lahat na hindi namumuliti ka, na talagang puso at pamilya ng Kalambenyo ang dapat mamalagi at manguna. Kaya yung puso mo para sa kanila ay nararamdaman namin. And thank you, Dok Noy, sa lahat salamat na nilalapit ko sa'yo. Maraming salamat. Po. Salamat alam po, salamat. Marami pa tayong natutulungan. So yan po ang opo, ating panayam sa ating pong multi-awarded City College President. Proud na proud po kami, Dr. Noy Gonzales. Babalik po ang ating one-on-one. Maraming salamat po muli sa mga naging panauhin natin. At yan po ang aking panayam kay Dr. Noy Gonzales. Maraming salamat din sa lahat ng mga pinapakiusap ko sa kanya, sa lahat po ng mga activities natin na may kinalaman sa pagpapaunlad ng edukasyon at nakakapiling po natin siya sa mga ilang programa sa kalamat sa kanyang puso. Sa kanyang puso na tunay na naglilingkod sa ating mga kababayan, lalong higit sa mga kawataang Kalambenos. Nasa kabataan ng pag-asa ng bayan, yan bilin po ng ating pambansang bayani, Gato Seresa. So salamat po, Dok Noy Gonzales. At bago po ako magtapos, gusto ko pong pasalamatan ang mga lumahok dito po sa ating bloodletting activity ng Royal Cable. Ano? Naka 100 something po kami, pero ang nalikom pong dugo ay 79 na blood. No, marami na po itong matutulungan ng mga kababayan natin. Salamat po sa organizer ng ating bloodletting activity dito po sa Royal Cable mula sa mga taga 1st District at 2nd District. Sila po nag-handle dito ng ating bloodletting activity. Salamat po sa ating pong presidente, kay Sir Dennis Lazaro, sa ating pong general manager, Sir Omar Galang, sa ating pong mga
head na nag-asikaso po, kay Ma'am Irish, kay Ma'am Sally, kay Ma'am Lim, at sa lahat po na nag-asikaso para magkaroon po ng katuparan itong ating bloodletting activity. At pagsaludo po sa mga bayani naming empleyado na nagbigay po ng dugo dito sa ating bloodletting activity. Mabuhay po kayo. At yan na naman po ang isang episode ng ating one-on-one sa ating mga kababayan. Patuloy po nating suportahan ang ating Philippine Red Cross. At patuloy niyo pong panoorin ang one-on-one hindi lang po sa lalawigan ng Laguna, kundi buong Calabarzon dito po sa MyTV6 Ipagsabi. Okay, welcome sa ating programa sa One on One with Chris Angie. Kamusta po mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mapasambayani, Gato si Rizal. Best ice cream.